the people around you in your community para hindi na po kayo makahawa. At pinapaalala nga ng mga ng ating pamahalaan na ito air condition, may sarili kang area, ano, alaga ka sa pagkain, 24/7 may kasama kang health worker na talagang mababantayan ang iyong kalusugan. Yes, malalayo ka ng 2 linggo sa iyong mga mahal sa buhay, pero mapoprotektahan mo na yung sarili mo maging yung mga mahal mo sa buhay. At saka, mabibitbit mo naman yung gadget mo, may wifi connection ka pa, 24/7. So whatever yung pangamba na posibleng may pang-aabuso or hindi maayos na kalagayan, eh andali mo namang ma-post yan or andali mo namang maisumbong yan because you have communication. Hindi mawawala. Sa isang banda, sinasabi nga ng mga doktor eh, we're getting better. We're nung una, talagang kasi novel nga eh, kakaiba na coronavirus ito. Hindi na pangkarniwan ito. Kaya kumbaga sa boxing, sinusukat pa niya, hinahanap kung paano, ano ba strength, ano ba weakness ito, etc. Ngayon na ang death rate natin ay hindi na ganun kabigat. Ibig sabihin, nakikilala na ang kalaban at marami na naiisip ng mga sa armamentarium, sa mga panlaban na nagagawa para mabuhay ang mga ano. So, hindi death sentence yan. Pero mas importante na maalala natin, very contagious ito. Kung may kung mapiprevent natin ang ating mga mahal sa buhay na mahawa pa, eh wag naman natin ibigay sa ating mga ano. It's it's nice to be with your family, pero kung walang kakayahan para labanan ng sakit na ito sa pamamagitan ng quarantine dahil sa lack of space, eh mabuti na lang na sumunod tayo. So ang question for today natin ay, tama ba ang desisyon ng ating pamahalaan na manatili ang Metro Manila sa general community quarantine? Ang Cebu City naman eh, nasa ilalim ng modified enhanced. ME enhanced. Enhanced community quarantine. Ayan. Maluwag-luwag ng konti sa ECQ, moderate na lang, pero ECQ pa rin. Ayan. So dahan-dahan ulit sila. Ayaw nating maging ganun muli eh. Napakahirap, ano po. Magtulungan tayo mga kapatid. Lagi nating isaisip na tuwing po tayo lalabas ng ating mga tahanan, andoon yung panganib. Ano po, nandoon yung panganib na atakihin tayo ng kalaban nating hindi nakikita. Kaya kailangan mas protective tayo sa ating mga sarili. Huwag na po natin na matigas ang ulo yung hindi pagsusuot ng mask, yung pag-sanitize ng inyong kamay. Lalo na ngayon, di ba ka Orly, talagang binibigyan ng bigat yung pagiging airborne nito or pananatili sa ating hangin, ano, sa ating kapaligiran for several hours. Biruin mo kung kunwari po kayo pumasok sa inyong trabaho, ano, at nasa enclosed area kayo, air condition nga yan. Eh, pero pwede daw manatili ng I think around 8-9 hours, ano po, sa around the area. So kung hindi kayo magsusuot ng mask at meron doong isa na infected na hindi natin alam, mild siya or asymptomatic, kahit na wala na siya doon sa area, eh nandun pa rin yung virus. So always... Lalo kung wala siyang mask. Kung wala siyang mask. Kaya napaka-importante. Maglagay kahit na nasa loob kayo ng opisina, kahit na nag-uusap kayo rin, ano, nasa manatili na sa bibig natin yan. At yan, eh, huwag natin ilabas yung ilong. Huwag labas. Kaya naman, ang mask nasa baba. Hindi ko naman maintindihan kung ano yung pinapotent na sa baba. Naka-face shield, pero walang mask. Hindi rin pwede yun. Pwede. Additional lang yung ano. Anyway, health bit tayo. Ito interesting to nakita ko eh. Binabasa ko itong mga publication ng iba't ibang mga nag-aaral, mga bagong mga pananaw sa mga sakit. Alam natin isa sa mga problema ng mga bata, yung ADHD eh. Yung attention deficit disorder. Yung bang mga bata na hindi makakonsentrate, tapos yung hyperactivity, yung talagang para bigyan trumpo lagi na ano, tapos hindi mapakali, etc. Ito ay isang mental health disorder na kombinasyon ito ng mga tinatawag ng mga persistent problems
hindi makafocus, you cannot pay attention, masyadong parang trumpo na hindi tumitigil at impulsive ang behavior. Ang sinasabi rito sa mga pag-aaral, ang malim pananaw ang akala natin sa mga bata lang ito. Sa totoo lang, merong palang may mga tao na kahit na sila ay adults na, even when they already have become of age, ay patuloy pa rin yung mga sintomas na ito sa kanila. At ito ay nakakabawas na o nakaka-interfere na, nakaka-istorbo na sa tinatawag na main, sa daily functioning ng mga adults. Kaya sinasabi dito, ang ADHD, difficulty not paying attention, impulsiveness, restlessness, yung disorganized, yung talagang ang gulo-gulo, at saka hindi makapag-prioritize ng problema. Hindi yung bang lahat pinoproblem, pati maliliit, nagiging parang malaki. Yan ay mga bagay-bagay. Ano ba mga sintomas ng adult na merong ADHD at hyperactive? Number one, siyempre yung mababa o maliit o maikli ang attention span. Yung hindi makaupo, hindi makakonsentrate, hindi makafocus. At yung hyperactivity, yung talagang parang trumpo, yung pangkilos, yung ikot ang ikot, etc. na mataas lang ang level ng energy lagi. Yung impulsive, yung bang karakaraka merong gagawin. Merong mga taong ganun eh. Talagang ang sinusunod nila, hindi malakon ang sinusunod nila. Parang hindi nag-iisip muna. Minsan eh talagang nagsasalita o may ginagawa kaagad. Sakalang atras pagkatapos ng magkaroon ng mga ano. Tapos yung fidgeting, naalala ko yung description ng nanay ko dito eh. Yung ano ko ba? Para kang pusang di maihi. Yung bang... yung isip ko yung pusang di maihi. Ay, yung bang hindi ka mapalagay. Ayun. Fidgeting. Yan ang term sa English. Isa sa mga sintomas din ay disorganization and difficulty in prioritizing. Yung hindi maayos, hindi niya ma-organize mga bagay-bagay at merong problema. Minsan yung hindi importante, yun ang nagiging importante sa kanya. Alam mo tayo sa broadcast, lalo na sa mga live programs, talaga napaka-importante ng mga paying attention to details and being able to be organized. At meron tayong mga priorities. Kasi pag nagka-abiria, on the air na yun. Wala ka naman. Kaya yun ang mga bagay-bagay na dapat. Ano. Tapos isa pa sa mga symptoms ito, yung sinasabi lang, time management. Alala ko yung tinuturo namin sa mga MBA students. You cannot manage time. A minute will always be 60 seconds. A day will always be 24. You have to manage yourself in relation to time. Time is there. It's permanent. Pero yung sarili mo ang i-manage mo. Tapos, frequent mood swings. Merong minsan ay masaya, biglang malungkot. At forgetfulness. Kasama na siguro sa pag-edad yan kung magiging makalimutin. Pero meron mga pagiging makalimutin. Pag disorganize ka talaga, pero may mga kaibigan ko sinasabi, ikaw Orly, organize mo ba? Ako naman, magulo talaga lang mesa ko. Pero pag kinalikot mo, meron ka kinuha dyan. Alam ko. Alam mo. Kabisado mo. Sabi ko, sige, okay. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya. Okay, yan ang ating health bit sa araw nito. At ang ating katanungan para sa araw nito, question of the day, at ano bang opinion po ninyo sa pananatili ng Metro Manila dito sa general community quarantine? Paabot sa amin, mamaya babasahin natin. Ang oras natin, 17 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, Philippine Standard Time. Tapos na po ba ito? Mahabaging Panginoon, kaawaan mo po kami.
Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay nagpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. 2 Chronicles 7:14 MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pacheck po ng inyong ID. Tingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. All eyes already! Magandang umaga, kayo po ay nakikinig sa Radyo 5, 92.3 News FM at nanonood sa 1PH ng Signal Channel 1. Ako po si Cheryl Quasim. Ngayon na araw ng Huwebes, ika-16 ng buwan ng Hulyo, ito po si Orly Mercado. Narito ang ulo ng mga balita. Bagong quarantine classification sa bansa, inanunsyo na. Metro Manila mananatili sa general community quarantine habang ang Cebu City isinailalim na sa modified enhanced community quarantine. Bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa Pilipinas, higit 58,000 na. DepEd iginiit na tuloy ang pagbubukas ng klase sa August 24. House-to-house search para sa mga positibo sa COVID-19 nilinaw ng DILG. Mga ilegal na online barter trade binabantayan ng DTI. VRP Medical Center sa Mandaluyong, Manila, sa Metro Manila, nagdeklara rin ng full capacity. Pilipinas at China nagkasundong resolbahin ang issue sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng friendly consultation. ABS-CBN magbabawas na ng mga empleyado simula Agosto 31. Narito ang detalye ng mga balita. Inanunsyo na sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi ang bagong quarantine classifications na iiral sa Pilipinas sa susunod na 2 linggo, epektibo ngayong araw, ika-16 ng Hulyo. Mananatili sa general community quarantine ang Metro Manila hanggang July 31. Samantala, pinaluwag naman ang quarantine restriction sa Cebu City mula sa ECQ ay isinailalim na ito sa MECQ. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mungkahing ibalik muli ang NCR sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ dahil sa patuloy pa rin pandami ng COVID-19 cases. Kabilang din ang mga sumusunod na lugar na isa sa ilalim sa General Community Quarantine. Ang Laguna, Cavite, Rizal, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Ormoc City, Southern Leyte, Zamboanga City, Butuan City, Agusan del Norte, Basilan, Talisay, Minglanilla, Concepcion sa Cebu. Ang ibang bahagi naman ng bansa ay isinailalim na sa modified GCQ at a medium at low risk classification. Mahigit 58,000 na ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos makapagtala ng mahigit na 1,300 ng mga bagong mga kaso. Sa huling datos ng Department of Health kahapon, umabot na sa 58,650 ang kumpirmadong mga kaso ng nakakahawang sakit sa ating bansa. Sa nasabing bilang, 36,260 ang aktibo mga kaso at 1,372 ang bagong mga napaulat na kaso ng COVID-19. Nasa 11 naman ang napaulat na nasawi, kaya umakit na sa 1,614 ang COVID-19 related deaths sa ating bansa.
meron pong 517 naman ang mga bagong mga gumaling. Kaya umakyat sa 20,976 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Umakyat na sa 8,915 ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 na Filipino sa ibang bansa. Matapos madagdagan ng 43 ang mga bago na paulat na nagpositibong Filipinos abroad. 5,311 naman ang overseas Filipinos na nakarecover, habang nananatili pa rin sa 618 ang pumanaw abroad dahil sa COVID-19. Tuloy ang pagbubukas ng klase para sa school year 2020-2021 sa August 24. Ito ang iginiit ni Education Secretary Leonor Briones kagabi sa maigsing pagpupulong kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Briones, wala nang urungan ang pagsisimula ng blended learning sa August 24. Magkakaroon ng kanya-kanyang diskarte at pag-a-adjust ang mga paaralan sa bansa. Depende kung ano man ang posibleng paraan para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, naniniwala naman si Briones na malaki ang papel ng pag-recover ng ekonomiya ng bansa sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Nilinaw ng Department of Interior and Local Government, DILG, ang inanunsyo nilang house-to-house search ng mga positibo sa coronavirus disease, COVID-19. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, a-assist nila mga pulis sa gagawing house-to-house para matiyak na naipatutupad ang lockdown at maayos ang paglilipat ng mga positibo sa COVID-19. Pangungunahan pa rin Anya ito ng local government officials at mga health workers na dati naman na may listahan na ng mga tao o mga bahay kung saan sila pupunta. Dahil dito, hinimok ni Secretary Anyo ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung meron silang mga kapitbahay o mga mahal sa buhay na positibo sa COVID-19. Target ngayon ng Department of Trade and Industry ang mga individual na nasa likod ng illegal na online barter trade. Ang barter trade ay ang direktang pakikipagpalit ng pagkain at serbisyo kapalit ng iba pang goods and services nang hindi gumamit ng cash o pera. Nilinaw ni DTI Secretary Ramon Lopez na bagaman pinapayagan ang barter trade sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Sulu at Tawi-Tawi, mananatili umano itong illegal sa nalalabi pang bahagi ng bansa. Anya, hindi ito pinapayagan kung gagawin itong business gayong wala namang itong bayad sa tax. Dahil dito, hinihikayat ng kalihimang publiko na huwag bumili sa mga hindi rehistradong nagbebenta online gaya ng sa Facebook at Instagram. Tutol naman dito si House Committee on Ways and Means Chairman and Albay Representative Joey Salceda. Anya, mas maraming bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin ng DTI, lalo't wala namang masama sa barter trade dahil ito ay legal batay sa new civil code. Ayon pa kay Salceda, mas mainam pa kung atupagin ng DTI ang pagbabantay sa presyo ng bilihin at ang pagbibigay ng suporta sa mga negosyo. Nasa full capacity na rin para sa COVID-19 admissions ang VRP Medical Center. Ayon sa pamunuan ng naturang ospital, puno na ang kanilang COVID-19 assigned floors, wards at emergency room at intensive care units. Kasabay ng pagnanais na mapatupad ang misyon ng paghahatid ng atensyon medical, sinabi ng ospital na ayaw nila na makompromiso ang kanilang serbisyo. Tuloy pa rin naman nila ang pagsasagawa ng COVID-19 testing sa outpatient sa annex o sa emergency room para naman sa mga emergency patients na nais magpa-confine, sinabi ng VRP na a-assist sila para makahanap sila ng ospital na kanilang malilipatan. Nagkasundo sa isang virtual meeting kahapon ang Pilipinas at China na resolbahin ang issue kaugnay sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng friendly consultation. Nabuo ang kasunduan sa pagitan nina Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. at Chinese Foreign Minister Wang Yi.
Ayon sa DFA, tinalakay sa naturang pagpupulong na hindi maritime issues ang nag-uugnay sa Pilipinas at China. Dahil dito, nagkasundo rin ang dalawang bansa na isusulong ang maritime cooperation na may respeto, sinseridad at pagkilala sa sovereign equality. Samantala, matatanda ang una ng inihayag ni Luxin na non-negotiable sa Pilipinas ang pagkapanalo nito sa arbitration case laban sa pilit na pag-aangkin ng China sa buong West Philippine Sea. Sagot ng China sa illegal at invalid ang court ruling ng Permanent Court of Arbitration na pumabor sa Pilipinas. Inanunsyo ng ABS-CBN Management na pinoproseso na nila ang pagbabawas ng mga empleyado simula Agosto 31. Sa pinalabas na kalatas ng Kapamilya Network, sinabi nila na ginagawa nila ang lahat para maibsan ang sakit ng mararamdaman ng mga apektadong mga empleyado. Kabilang dito ang pagbibigay ng separation pay at retirement benefits na naayon sa batas. Gayun din ang programa makatutulong sa kanila para makahanap sila ng bagong trabaho. Sinabi ng media giant na mahirap pakawalan ang kanilang mga kapamilya sa panahong walang kasiguruhan at puno ng panghamba dahil sa COVID-19 crisis. Subalit, kinakailangan nila na gumawa ng mga paraan kahit masakit man ito para sa kanila. Nagpasalamat din ang ABS-CBN sa kanilang mga empleyado at sa lahat ng mga ginawa nito para sa kumpanya. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Ang ating katanungan, ang question for today ay ganito, ano ba? Tama ba ang desisyon ng Pangulo at desisyon ng administrasyon na manatili ang Metro Manila sa General Community Quarantine? Bago tayo mag-break, may report muna tayo. Suspect sa pamamaslang sa Cavite na aresto sa Santa Cruz, Maynila. Justin Punsalang is all ready. Justin, anong latest? Justin. Hello, umaga sa inyo, Ka-Orly at Cheryl. Matapos ang tatlong taong pagtatago, nasa kote na ng mga otoridad ang suspect sa pamamarili ng resulta sa pagkamatay ng isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite. Kinilala ang na-arresto suspect na si Jomer Magcala. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Biagi, Jefe ng Santa Cruz Police Station, natatanggap sila ng impormasyon tungkol sa pinagtatrabahuhan ni Magcala sa Bambasti na sakop na Santa Cruz, Maynila. Agad na nagtungo sa lugar ang mga otoridad at inkain ang warrant of arrest na inisyo ni Judge Dennis Pastrana noong 2017. Matiwasay na sumama sa mga polis si Magcala at aminado ito sa kanyang ginawa. Depensa niya, tulak at loser daw kasi ng shabu ang kanyang pinatay na si Charles Alan Lagradilla. Dati raw ay walang gumagamit ng illegal na droga sa kanilang lugar, pero nang lumipat doon si Lagradilla, ay na-influensyahan ito ang mga kabataan, maging ang kanyang asawa at mga kapag-anak na gumamit na rin na isang babawal na gamot. Anya, dahil sa kanyang pagmamalasakit sa kanyang asawa, mga kabag-anak at kapitbahay, ay sinubukan niyang kausapin si Lagradilla na itigil na ang pagbebenta ng droga. Tumanggi raw ito at sinabing hindi siya mapipigilan. Nagbanta pa umano si Lagradilla na papatayin ang sino mang susubok na pigilan siya. Dito na raw nakita ni Magcalas na may dalang pa rin si Lagradilla at investigador na maunahan sa pamunuan nito ay napilitan siyang agawin ng baril ni Lagradilla at dahil ito na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay manatili muna sa Santa Cruz Police Station itong suspect habang pinoproseso ang pag-transfer sa kanya sa Dasmariñas City. Pa-Orly at Cheryl. Alright. Okay. Maraming salamat, Justin Punsalang. Okay, ang ating question for today ay ano ba masasabi po ninyo dito sa desisyon na ngayon ay ilagay ang Metro Manila sa General Community Quarantine pa rin. Okay, paabot sa amin ang inyong mga komento. Babalik tayo. Ang oras natin, 32 minutes after 6 in the morning, Philippine Standard Time. Because you help me to everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a life.
Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cheryl Tosin, Early, Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Nagbabalik po kami dito sa programang Early Already. Pag-usapan natin ka, Orly, mga kapatid, ang ating question of the day na nananatili nga po tayo sa general community quarantine. Ito'y sa ika-apat na pagkakataon, ano po? Dito sa Metro Manila, habang ang Cebu City inilagay nga po sa Modified Enhanced Community Quarantine. At para sa karagdagang detalye, alamin natin kung may mga pagbabago kahit nananatili tayo sa GCQ. Kasama po natin ang tagapagsalita ng National Task Force Against COVID-19, Retired Major General Restituto Padilla Jr. MGen, good morning! Magandang umaga, Cheryl, at magandang umaga, Mr. Secretary. At sa lahat po na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Okay, balik lang tayo doon sa ano, mga definition. Ano ba yung, pagkakaiba ng GCQ, GECQ, lahat ng mga secure ninyo? Ano ba, what should we feel? Ano ba, what's the way to know the difference? Actually, yung classification po ng community quarantine natin, nagdedepende po sa numero na at bilang ng mga COVID cases. So meron po tayong sinusunod na mga parameters. So for areas na meron pong mataas na bilang at ito po yung gino-consider na critical or hot zone, kasi may sinusunod na po tayong zonal community quarantines na tinatawag. So imbis na ho na nila-lockdown natin ang buong isla ng Luzon o Visayas o Mindanao, ang susundin po natin ay localized na lang po. So nasa poder na po ng ating local government at saka LCEs o local chief executives ang pagsasagawa nito. Nang sa ganun, matulungan po nating mabuhay yung ekonomiya and at the same time, mapangalagaan po ang public health. Kasi nasa delicate balancing act pa rin po tayo ng pagmimintina ng maayos na public health system at kalusugan ng ating lahat ng mamamayan. Kasama na dito ang pagbibigay ng posibilidad na mag-reboot o mabuhay muli at mapalakas ang ating ekonomiya. So ito pong mga localized ay call na po ano ng LGU, but of course ay with coordination sa IATF. Sir, parang yan ang nakikita na natin ngayon, ano po, particular dito sa NCR, like in Navotas, starting today until July 29 are they're gonna be under lockdown. Pero lockdown sila, pero patuloy nilang i-allow yung pagpasok sa trabaho at pagbubukas ng negosyo. Parang ito yung ginagawang pagbalanse ng ating pamahalaan doon sa numero na nakukuha na natin na kaso. But at the same time, ay ayaw na natin kasi sinadjust po yata sa Pangulo na bumalik ang NCR sa MECQ, pero ito'y tinanggihan niya at tinignan niya ano ba talaga yung pwede naman na nating gawin na para hindi na bumalik sa MECQ. Ano po, MGen? Tama, Cheryl. Ano? Saka bunga rin yan ng rekomendasyon ng lahat ng ating mga mayor sa NCR. Mm-hmm. Kasi nakikita nila, sila mismo ang nakakaalam ng pulso ng takbo ng paglaganap ng sakit sa kanilang mga lugar. So besides the national monitoring na tinatawag at kung saan humihingi tayo ng datos at ng assessment sa ating mga dalubhasa na nanggagaling sa mga medical institutions at saka sa ating pambansang universidad, ang UP, nandyan po yung datos na binibigay ng mga local chief executives natin. Kasi ang bawat lugar, may kanya-kanya po silang mga epidemiologists na siyang nagbabantay doon sa kanilang mga nasasakupan. Kaya kung ano man po ang lumalabas na datos, yun po ang pinagbabasihan ng decision. So it's not a out of the whim decision making.
Base po ito sa datos at saka sa siyensya. So objective ito. Pero anong responsibilidad ngayon ng mga business establishments at anong responsibilidad ng taong bayan dito sa classification signing na ito? Unang-una, Mr. Secretary, yung tanong niyo po sa responsibilidad ng business at mga komersyo. So patuloy po ang ating pakikiusap sa kanila na gawing bahagi ng kanilang business continuity plan yung pagtrato sa anumang paglaganap ng sakit. So case in point, no, halimbawa po, meron po tayong sa isang lugar na isang construction site. Nagkaroon po ng zero surveillance na ginawa at na napag-alaman na may ilan po sa kanilang mga trabahador ang maaring nagdadala ng sakit na COVID-19. So nagsagawa po ngayon ng malaganap na testing. At nalaman natin na bukod dun sa initial na nalaman, meron pang iba. So nilockdown na po yung lugar ng construction site at na-isolate na po yung lahat ng ating mga trabahador nang sa ganon hindi po sila mahawa yung mga hindi po nag-test ng positive. So yung mga positive naman, isolate kaagad. So ganun din ang pwedeng mangyari sa anumang lugar kung saan nagkakaroon ng tinatawag na spike o cluster. So kung ito isang subdivision, isang building, isang barangay, o isang kalye dyan sa isang barangay, maaari po magkaroon ng tinatawag na zonal or localized lockdown. Para nang sa ganun, maprotektahan natin yung ibang lugar na nagkakaroon ng maayos na takbo. So yung hindi po libre pa po sa COVID. So sa business po, yan po ang ating pinapakiusap kasi ayaw na po natin na magkaroon pa ng anumang business disruption. Kung nagpapatuloy po ang negosyo, mababantayan po natin na manatili yung mga hanap buhay ng ating mga kababayan. Yan po yung sa negosyo. Kaya nga po, kinakailangan natin bigyan ng pagkakataon ng ating ekonomiya na mabuhay muli. So pangalawa naman po, yung responsibilidad ng bawat mamamayan. Ako, dyan po tayo talaga dapat nagtutuon ng pansin. Kasi ngayon po, nagbago na po ang linya ng gera natin laban sa COVID. Ang tinatawag po nating mga frontliners, ang ating mga doktor, ating mga medical professionals, dapat po hindi na po natin sila tinitingnan na frontliners. Ang dapat tingin natin sa kanila ngayon, last line of defense na po. So, ang frontliners po talaga ay ako, kayo po, lahat po ng ating mamamayan. Lahat po tayo frontliners na kasi nakapasok na si COVID sa ating mga bakuran. Nandito na po siya sa loob ng ating mga kinaroroonan. So sa dobling pag-iingat natin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tinatawag na minimum health protocols, pagpapalit ng ating ugali, kasi hindi na po tayo pwedeng bumalik sa dating normal. Yung dating normal po, pwedeng beso-beso, pwedeng mag-handshake, pwedeng makipag-alubilo sa lahat ng maraming tao. Wala na po yon. Hindi na po natin muna babalikan yon hanggat wala pong nakukuhang bakuna o nagagawang bakuna. So kailangan manatili tayo sa iba yung pag-iingat ng pagsasagawa ng tinatawag na minimum health standards. So ito po yung paglabas nyo at kinakailangan kayo lumabas dahil kailangan kayo magtrabaho, nakamask kayo kaagad. Lagi kayo nag-uugas ng kamay at iniiwasan nyo kung pumasok sa mga establishmento na marami pong mga tao at yung tinatawag na physical or social distancing. Dati po sinasabi natin 1 meter apart. Kung gusto niyo pong doble ang pag-iingat, gawin niyo na pong 2 meters 'yan para siguradong nakakaiwas kayo. So, 'yun po. Ito po yung hinihiling natin at pinakikiusap natin sa lahat ng ating mga kababayan at mga mamamayan. Na sana po makipag-cooperate kayo, makipag-cooperate tayo, gawin natin ang nararapat. Nang sa ganun, ganap nating nakababantayan yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay na inuwian natin. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, hindi po tayo magtatagumpay kay COVID. Makokontrol natin kasi ang paglaganap ng sakit. Kung ang iniisip natin sa sarili natin, may dinadala tayong COVID. Kaya doble ang pag-iingat natin. MJen, speaking of cooperation, ano, ito nga po ay nakakuha ng attention. Although ito naman po ay pinapatupad na ng ating pamahalaan, pero mas paigtingin po at nagiging kontrobersyal ang house to house, magiging house to house nga po
pagdating sa mga asymptomatic at may mild cases. At dito po nangangamba, may mga nangangamba po tayong mga kababayan na baka naman maabuso itong Oplan Kalinga ay maging parang Oplan Tokhang. Paano po ba ang magiging sisi? Tama po ba ang aming pagkakaintindi at baka gusto nyo na rin pong pawiin yung pangamba at laruin sa ating mga kababayan na LGU ang mangunguna dito at assistance lamang ang ibibigay ng PNP pagdating sa pagha-house to house o pag-isolate ng patient na may mild or asymptomatic papunta sa isolation facility. Maraming salamat, Sherry. Ngayon, naipaliwanag na ngayon ni Secretary Anyo, naipaliwanag na rin ang ating presidential spokesperson at ng iba pang tagapagsalita ng PNP at ng DILG ang bagay na ito. So, tama po, tunay po na Oplan Kalinga ito. At ang pulis po ay hindi maaring pumasok sa bahay nyo para kunin po kung sino man na may COVID. Mm-hmm. Ang nangyayari po kasi dito ay assistance lang ang kanilang ibibigay at ang mag-lead ng effort na ito ay, tama po kayo, LGU, yung mga health experts po, yung mga health workers natin na nandyan po sa mga kanya-kanyang LGU na siyang makikiusap, na kausapin, imbestigahan, tingnan kung yung kondisyon ng kwarantina kung saan naroon yung ating kababayan ay maayos. Kasi marami po tayong lugar na may mga may sakit ng COVID na nag-home quarantine. Pero yung strict home quarantine na dapat sundin ay wala po, absent po yon. Kaya ang pagkakataon na maaari magkasakit yung mahal sa buhay sa bahay na yon ay tumataas. Kaya para maiwasan po yung paglaganap ng sakit, check-checkin po yung kondisyon. Kung may sarili pong kwarto yung may sakit, may sarili po siyang banyo doon at hindi po siya nakikipaghalo sa lahat ng mga nasa bahay na yon, maaari pong manatili doon sa bahay kung yan ang mamarapatin po ng ating mga health experts kasi nakikita nila na ayos naman po ang pagpatupad ng strict home quarantine. Pero kung absent po yung mga kondisyon na yon, minamarapat po at mas mainam na nasa labas sila o sa mga tinatawag na public health isolation facilities, yung mga COVID ligtas center. Kasi madami pa po tayong bakante dyan na mga dapat gamitin para maprotektahan po hindi lang yung pamilya nila, kung hindi pati yung community kung saan sila ho naroon. Kaya matutulungan po natin na mapigilan yung paglaganap ng COVID. Maraming salamat. Thank you very much, Major General Restituto Padilla Jr., a spokesperson ng ating task force, National Task Force sa COVID-19. Okay, ang oras natin ay 15 minuto bago mag-ikapito ng umaga, Philippine Standard. Orly Mercado. News! Ang pinagkakatiwalaan niyong MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Malagang paalala, ang MXC capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Paulit-ulit na paalala ng gobyerno, hindi pa rin nawawala ang banta ng coronavirus. Kaya't sabi nga, bawal lumabas hanggat maaari. Pero hindi ito dapat maging hadlang para mahinto ang ating pag-aaral, lalo na kung para ito sa paglago ng ating negosyo. Sa TMK, sa Perfect Morning with Cheryl Cosim, pag-usapan natin ang iba't ibang e-learning programs na inaalok ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng Philippine Trade Training Center. Ngayong Huwebes, July 16, alas 10 na umaga sa Radyo 5, 92.3 News FM. Orly Mercado, Cheryl Cosim, Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1 PH sa Signal Channel 1.
Mga kapatid, apat na taon na mula nang manalo po ang Pilipinas laban sa China sa International Court. Pero hayagan pa rin, hindi tinatanggap ng China ang desisyon na nagsasabing illegal ang pag-angkin ng superpower sa South China Sea. Sinabi ng Amerika na handa silang sumuporta sa kanilang mga kaalyado para maprotektahan ang kanilang karapatan. Samantala, nagkasundo ang Pilipinas at China na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng friendly consultation. Para himayin ito, kasama po natin isang eksperto mula sa UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, Attorney J. Batong Bakal. Hi, Attorney J. Good morning sa'yo. Good morning, Cheryl. Hi. Good morning, Sec. Kamusta naman? Mm-hmm. Hi, Professor J. Good morning. Okay. Friendly consultation. Ayan. Yan ang bago nating kasunduan. Ano? Friendly consultation. You think even this, ano, ay okay na ba tayo doon? At itong friendly consultation na ito, Prof, masusunod din kaya ito kahit mo sabihin, napakasimple naman yung friendly consultation and we're too friendly naman para maging friendly consultation, ay okay na tayo? Well, hindi pa naman tayo okay, I'm sure. Saka yung base doon kasi sa press release nila tungkol nga doon sa usapan na yon, eh parang nagbigayan lang ng posisyon yung dalawang panig, pero wala namang bagong agreement talaga na klaro na napagkasunduan. Mm-hmm. Attorney Jay, pag inisip natin ito, meron tayong problema rin sa Amerika. For a while, urong sulong ito eh, hindi ba? Sa kanilang mga pronouncement at mga ginagawa sa South China Sea. Ngayon eh, meron biglang sulong. At apat na taon na itong desisyon ng The Hague. And ang China naman, hybrid ang ginagawa at strategic. Kahit anong mga nangyayari, mga pronouncement, dinedelay, tapos mamaya, build naman sila ng build. Talagang de facto, they have control already over the area. How do you assess the situation now? Well, maganda yung ginawa ng US na clarify nila ng mabuti pa, konti pa, yung kanilang position dito sa South China Sea. Kasi nga, medyo alanganin yung kanilang position the past couple of years, no, na in the sense na mas na-emphasize kasi yung neutrality nila tungkol dun sa sovereignty dispute. Mm-hmm. Tapos, pagdating dun sa 2016 arbitration award, parang hindi ganun ka dinoten kung gaano sila ka-committed dun sa detalye ng mga ng award nga na yon. Pero ngayon talagang kinaro nila na kumbaga kinakampihan talaga nila yung award at gagamitin nila yung award, no, yung kumbaga yung interpretation ng award, yun yung kikilalanin nila na tamang paraan para i-apply ang UNCLOS dito sa South China Sea. At dahil doon, malinaw din na sinasabi nila na they consider itong mga excessive claim ng China na talagang unlawful, no? Tapos pati yung kanyang activities, pinoint out nila na unlawful din. Tinawagin pa nila na gangster tactic o bullying, no? So malinaw sa kanila ngayon, malinaw pa at sa mundo rin, malinaw na ngayon, na ang polisiya ng Amerika pagdating dun sa maritime claims at saka dun sa activities ng China ay para isulong yung kanilang mga claims, iyan ay unlawful. Dahil dyan, parang nadagdagan bali ng support talaga itong mga surrounding littoral states, yung Southeast Asian countries, no? Lalo na dun sa mga claim nila na talagang yung dagat lang ang concern, no? Mahalaga ito lalo na nitong past few years kasi ang ginagawa ng China, inaangkin niya hindi lang mga isla, kundi pati yung sa ilalim ng tubig, yung seabed. At yung mga areas na ito ay talagang well beyond any 12 nautical mile territorial sea ng mga features dyan sa South China Sea. So napakalawak talaga. So on the side of Vietnam, yung Vanguard Bank na tinatawag, kumbaga yan yung equivalent ng ating Reed Bank. Tapos yung sa Malaysia naman, yung James Shoal, na talagang these are completely underwater, no, both of these places. Hindi yan talaga subject sa mga sovereignty claims. Dahil nasa loob sila ng exclusive economic zone at continental shelf ng Vietnam at Malaysia, eh talagang dapat sa kanila lang yon, no? Pero inaangkin pa rin sila ng China. So malinaw ngayon na para sa US, yung mga claim na yan ay talagang unlawful. Kaya
itong Vietnam at Malaysia, kumbaga natutulungan yan kasi pwede na nilang gamitin ito na dahilan para talagang kumbaga sumbatan ng China na talagang walang naniniwala sa mga claim ninyo. How should we play this now? Kasi parang biglang nagsabi ang Amerika na okay, susuportahan namin yung mga bansang kalaban ng China sa agawan ng teritoryo. Biglang merong pag-uusap ang ating foreign affairs at saka ng China. So parang ngayon, kung titignan po natin, sino ba sa inyo ang aming papanigan at sino ba ngayon this time ang aming paniniwalaan? Dahil pareho kayo the past years na hindi klaro ang inyong pinupunto o yung kanilang stanza, no? Attorney, professor. Well, una yung ang dapat na basihan natin siguro ay yung actual written statement na inisyo na nga ng DFA, no? Na sinasabi na negotiable talaga yung 2016 arbitration award. Kaya yung subsequent na mga actions nila, statements, activities, lalo na yung nagtawagan nga yung dalawang foreign minister, dapat makita natin yun in that light na sinabi na non-negotiable. So itong usapan na ito na sumunod doon ay parang naghahanap lang yan siguro ng paraan para para ipakita nga na yung sinasabi ni Secretary Prokin na we agree to disagree, no? Pangalawa, yung kanilang joint statement pagkatapos o yung sinabi nila na the parties had a frank and candid exchange of views. Matagal na pong kilala yung phrase na yan. Parang code word lang yan para sabihin na nag-usap sila pero wala. Disagreement yan. Okay, so they said their piece and then they departed. Parang ganun lang. Oh, talagang nakikita naman natin ang strategiya ng China. Talagang hybrid at saka pang matagalan. At dinidribble tayo kahit sa ASEAN . Dinidribble tayo sa negosyasyon, wala nangyayari, usapan, samantalang sakop sila ng sakop. Pag hindi kontrol yan, mangyayari, magigising tayo sa umaga, makita natin talagang absolutely we have practically given it up. Kaya napaka-importante nito. So what's your closing statement on this issue in terms of dapat natin yung pagbunyi, pero at the same time, ano yung mga bagay-bagay na dapat natin tutukan? Well, una po, no, syempre, yung statement ng DFA nung Sunday, bago lumabas yun sa US, no, tagal na natin inihintay yan. So, sa wakas, may lumabas na klarong pangungusap tungkol doon. Pangalawa, ito namang statement ng US, kung napansin natin, talagang sumunod doon sa statement natin, talagang ano rin yan, matagal na rin yan hinihintay. Ang nangyari lamang dahil mayroon ng klarong positioning ang posisyon ng Pilipinas tungkol nga diyan sa arbitration, no? Hindi magagawa ng US 'yan kung walang suporta, kumbaga, yung mismong mga bansa na apektado, no? Kayong mga Southeast Asian countries. At ang pinaka-importante doon sana ay yung Pilipinas dahil siya yung nag-umpisa at nagtapos ng kaso ng arbitration award. Siguro parang nabuhayan din ang loob ng ang US na nagkaroon na ng express statement ang Indonesia, ang Pilipinas din, no, prior to this, no. Kasi earlier in the year pa yan, yung lalo na yung nung naglabas ang Pilipinas ng isang note verbal sa UN na sinasabing finally sinabi nila na yung 2016 arbitration award dapat ang basihan ng pag-allocate ng South China Sea. So nung sinundan pa yan itong statement ni Loxin, ni Secretary Loxin, ay parang timing na talaga, no? So all pieces, kumbaga the pieces were in place para magkaroon ng malinaw din na malakas ang position ng US kasi alam niya na kakampi niya yung lahat ng Southeast Asians diyan. So dapat hindi tayo magbago ngayon. Hindi tayo dapat pabalik-balik na naman, no? We have to maintain that position talaga kasi China definitely will maintain its position, no? So thank you very much. Maraming salamat, Jay. Thank you very much, Jay Batumbakal. Maraming salamat sa pagpapaliwanag. Okay. Cheryl? Okay. Puntahan naman natin, ka-Orly, itong sitwasyon ng NKTI. Nasa full bed capacity na po ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City para sa COVID-19 patients. Kaya apilan nila
hanggat maaari sa ibang ospital na dalhin ang mga nahawa sa virus. Kasama po natin ang Executive Director. Can you hear us? Director ng MKTI, Dr. Rosemary Rosette Luquete. Hi, Doc. Good morning. Good morning, Cheryl and Orly. Good morning. Okay, klaruhin po natin. Dr. Luquete. Ang sinasabi po natin na full capacity na ay yung 30% na inalat na beds para po sa COVID-19 patients. Yes. Actually, more than 32% nga ang inalot namin eh. So, sa ngayon, 100% ano na, full kami. Full? Yes. Yes. Not to mention that we have 44 beds sa emergency room. Waiting na nga yun, ano? Medyo nabawasan na lang today because in the past 3 days, nag-limit kami. So, pag nagfu-full din yung 44 namin, sometimes we have it like, before, nung marami pa kaming tents, mga 100 patients. Right now, we have 4 tents dedicated for COVID. Nandun pa lamang sa may driveway namin yung tent. Yes. Mm-hmm. So ngayon po, kayo po ba ay nagbabalak na mas damihan yung beds? Or talagang hanggang doon na lamang po yung capacity na maibibigay nyo or number of beds na maibibigay nyo po sa COVID-19 patients po natin, Director? Hindi na namin balak na dagdagan kasi meron na ng mga COVID, non-COVID ward na isinara namin kasi puno na. I mean, walang nurses. Walang nurses na magbabantay doon. So, paano pa kami mag-o-open doon? And we have to remember that we also have non-COVID patients and we have transplant patients. Naka-cohort na nga sila doon sa second floor, yung allotted na yon. Sila lang ang nandoon. So, ayaw namin magkukross sila doon, kunyari doon sa other wing, where we have the non-COVID cases. Mga clinic, transplant patients. Dr. Luquete, napaka-importante ng point na yan, ano? Na it's not only a matter of beds. It is also very important to take note of manpower and the ability of the hospital to cope with the, ano, hindi ba ganun yun? Yes, kasi nitong the past 2 weeks, na ino-observe namin yan eh, pa-increase ng pa-increase ang health worker namin na nagpa-positive. It was like since June 29, it was like 4 a day magpa-positive. Cumulative yan eh. Hindi pa nakabalik yung nag-quarantine. Ito na naman. So that's 2 weeks, no? So yesterday, ganun na naman. So wala kaming manpower, even if we want to open. So ano po ang tugon po ninyo ngayong nagkukulang na po ng manpower ang NKTI, Director? Yes, meron kami namang hiningin augmentation from DOH. Pero just the same, mahina ang application natin. Because, for example, sabi na may more than a month na nag-declare kami na we want 41 nurses. Hanggang ngayon, di pa namin na-fill up yung 41 nurses. Ilang attendance kailangan namin. So we ask for more augmentation. Pero it's not naman yung pupunta sila sa DOH. They have to apply dito sa NKTI. And very poor ang aming application rate. And also, one problem din namin is that, a big problem, is that most of the patients who come here are nagda-dialysis. And napupuno na yung dialysis natin. Dahil we don't want naman din na naghahalo lahat ang COVID with the non-COVID dialysis, di ba? Magkakatakutan din yon. And if ever nilalagay namin sila sa last session sa gabi na o sa madaling araw. So ang aming, although nagdagdag na kami ng machines, syempre nurses din uli yun, ano, hindi na rin ano, 24/7 din nagbo-work ang machine. Halos ang pahinga lang is in between to decontaminate every after, ano. So ang sinasabi niyo po ay may opening tayo, may job vacancy pagdating sa nurses and other positions po dyan sa NKTI, sa ating hospital dyan, pero wala nag-a-apply or nakumal ang nag-a-apply. Tama po, Cheryl, tama. Marami naman tayong nurses din siguro dyan, lalo na ngayon, di ba? Mahirap naman magpa-abroad.
Pero the fact na alam nila na ang mga hospital, na hindi lang kami, ay may mga COVID, syempre hesitant din ang nurses or nursing attendant. Hesitant din ang family nila, that we understand. So we try as much naman na may PPE tayo sa ating mga health worker. But I think what's prominent now is that parang ano na talaga, community transmission. Kasi pamilya-pamilya na rin ang pag natetest namin na nagpa-positive eh. Sige po. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Rose Marie Rosete Liquete. Thank you very much for giving us insights from NKT. Thank you. Thank you. Thank you, Director. And good morning. Good morning po sa inyo. Samantala, dito na po tayo sa mga komento ng ating mga kapatid. Si Melanie Roque, tama lang para sa akin na palawigin pa ang GCQ sa Metro Manila dahil sa nadaragdagan pa ang bilang ng tinamaan ng COVID-19. Sabi ni Ross Tomasamahan, sa tingin ko, sabi niya dapat maghigpit pa dahil sa dami ng mga pasaway, lalo na yung mga dahil sa kumakalat na virus. Si Christina Torres, hirap na ang ating ekonomiya. Marami nang nawala ng trabaho. Sana binabana ang umiiral na community quarantine sa NCR. Si Ferdip Cabral naman sabi na tama lang din naman. Sabi, pero sana localized lockdown na lamang ipatupad sa mga lugar na maraming mga kaso ng COVID-19 at dagdagan ang public transportation maging sa provincial buses para makabalik na. Yan. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa amin ngayong araw ng Webes. Ako po'y magbabalik mamaya para po sa ating trabaho, negosyo, consumer. Hatid po yan ng Department of Trade and Industry. At paulit-ulit na paalala po ng gobyerno, hindi pa rin nawawala ang banta ng coronavirus. Kaya't sabi nga, bawal lumabas hanggat maaari. Pero hindi ito dapat maging hadlang para mahinto ang ating pag-aaral, lalo na kung para ito sa paglago ng ating negosyo. Sa trabaho, negosyo, consumer, sa Perfect Morning, pag-uusapan po natin itong iba't ibang e-learning programs ng Department of Trade and Industry na inaalok po ng Philippine Trade Training Center. So mamaya po, samahan niyo po kami dito sa Radyo 5 at sa aming FB page, alas 10 po yan ng umaga. Samantala, hanggang bukas, ako po si Cheryl Cosin. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, we are our brother's keeper. Ito ang Radyo 5 sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas.